Kristiyano at buong ligaya, lahat tayo magpatuloy pa sa ating dalawin ang batang panulubos natin ngayong dalawin. Aking ngayong dalawin, dalawin sang banin, siya ang Simulan na po natin ang ating pagdiriwang sa banal na misa sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa'y sumainyo inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, kahit sa'y namamalas ang tagumpay ng nagliligtas, sa araw na ito, ipinagkaloob sa atin ng Ama ang kanyang pinakadakilang regalo sa Jesus. Ang Diyos sa piling natin, ang ating tagapagligtas. Niyakap ni Jesus ang ating pagkatao nang tayo'y maihatid niya sa piling ng Ama sa langit. Sa ating pakikinig sa salita ng Diyos, matanggap ng pagtanggap ng komunyon at sa pakikipagkapwa-tao, naway matagpuan din natin ang sanggol na manunubos. At upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, ay aminin na natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala dala ng ating kahinaan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Sinasama ka namin, ipinako ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo aking kapurihan, Panginoong Diyos,
manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob kami ay iyong nilikha. At sa iyong pagtangkilik kami iyong pinadakila. Sa pagkakatawang tao ng iyong anak kami ay iyong ituring na hindi na iba sa iyo. Makapamuhay nawa kami bilang mga kapatid niya sa totoong maipagkakapuri mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magmula sa bundok o kay gandang masdan, nang sugong dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan, ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Siyon, ang Diyos mo ay hari. Narito, sisigaw ang nagbabantay, dahilan sa galak, sama-sama silang aawit. Makikita nila ang Panginoon sa Siyon ay babalik. Magsiawit kayo, mga guhong muog nitong Jerusalem, pagkat ang hinirang ng Diyos na Panginoon ay kanyang inaliw. Tinubos na niya itong Jerusalem. Sa lahat ng bansa, ang kamay ng poon na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang at ang pagliligtas nitong ating Diyos, tiyak na mahahayag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Kahit na sa ay mamamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng Diyos kahit saan ay mamalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na pupurihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. At ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ng trumpeta na kasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan na poon na ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat ng mga Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno at iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak, at sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan,
tayo lumuklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na di hamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din siya ay higit na di hamak sa mga anghel sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Ni hindi rin niya sinabi sa kanino man sa mga anghel, "Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging anak ko." At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, "Dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Banal na araw, sumikap, halina't sumambang lahat sa nanawag na liwanag. Alleluia, alleluia, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa, sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay isang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya. Ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila ngay naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan ni sa pitan ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita natin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at hindi ang kanyang sigaw. At ganito ang kanyang sigaw, "Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunod ko'y hindi sa akin, sapagkat siya'y siya na bago pa ako ipinanganak."
Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob, sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Kailanmay walang nakakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat at Merry Christmas po sa bawat isa. Pakibati po ang inyong mga katabi ng Merry Christmas. Alam niyo po, ngayong Pasko, huwag niyo pong kalimutan na magpasalamat dahil may Pasko. Na kahit man ikaw ay nag-aalinlangan na may Pasko at pinanganak ang ating Panginoong Hesukristo sa panahon ng Kapaskuhan, pero magpasalamat ka pa rin dahil may Pasko. Amen? Magpasalamat ka dahil may Pasko sapagkat dahil sa Pasko na numbalik ang nasirang relasyon ng isang pamilya. Dahil kapag kapanahon ng Kapaskuhan, tila baga ang lahat ng mga tao ay gustong magmahal, gustong magpatawad, at gustong magbigay. Kaya magpasalamat ka sa Pasko, sapagkat dahil sa Pasko, yung kaibigan mo o magulang mo, anak mo na hindi na kayo nag-iimikan sa matagal na panahon, at nang dahil sa Pasko, nagkapatawaran kayo. Dahil sa Pasko, magpasalamat ka sapagkat sa Pasko ay may Christmas bonus ka. Malamang kung walang Pasko, sa mga nagtatrabaho dito, wala kayong Christmas bonus o di kaya 13-month pay. At dahil sa Pasko, magpasalamat ka sa Pasko dahil may mga taong mapagbigay. At alam kong pagkatapos nito ay pupunta kayo sa mga mall at mamimili kayo kasi malamang simula pa kaninang umaga ay namamasko na kayo at marami na kayong pera ngayon. At nang dahil sa Pasko, magpasalamat ka dahil nagkapera ka. At malamang sa karamihan sa inyo dito ay nakareceive na ng mga ayuda, mga Noche Buena, na hindi ka naman naniniwala ng Pasko. Pero ngayon, Father, naniniwala na ako ng Pasko at nang dahil sa Pasko, nasali ako sa listahan ng barangay at nakareceive ako ng Noche Buena. Pero higit sa lahat, kahit man anuman ang nareceive mo sa Paskong ito, nagkamotor ka man o meron ka mang Noche Buena, etc., etc., magpasalamat ka sapagkat hindi lang sa material makukuha kung bakit tayo nagpasalamat sa Pasko. Magpasalamat tayo sa Pasko sapagkat ang Panginoong Diyos, ang berbo na nagkatawang tao ay dumating na sa buhay mo at nakisama sa atin. Iniwan ng Diyos ang kapangyarihan niya sa langit. Iniwan ng Diyos ang kaluwalhatian sa langit. Biruin ninyo para lang samahan ka. Para lang samahan ka sa iyong kasiyahan. Samahan ka sa iyong pamumuhay araw-araw. Samahan ka sa mga problema mo sa buhay na nakikipag-iyak ang ating Panginoong Hesukristo kapag ikaw ay manararamdaman sa buhay. Kaya magpasalamat ka dahil kung ang berbo na ng berbo na nagkatawang tao, siya ang rason why we celebrate Christmas. Lilipas ang Kapaskuhan. Bukas, hindi na po busy ang daan, hindi na po kayo mamamasko. Sa susunod na mga araw, wala na pong mga decoration sa simbahan. Pero ano lang po ang mareretain sa atin, kahit nalilipas ang Kapaskuhan, yung nagpasalamat tayo sa Diyos nang dahil sa Pasko, dumating ang ating Panginoong Hesukristo sa buhay natin. Kaya po, mapalad ka ngayon,
Napakasaya mo siguro ngayon kasi sa araw ng Kapaskuhan, hindi mo nakalimutan na magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pagsimba dito sa simbahan ng Quiapo. Kaya kinalulugdan kayo ng Diyos sapagkat nagpasalamat kayo sa Diyos sa araw na ito. Pero wag po nating kalimutan the reason why we celebrate Christmas, dahil dumating sa buhay natin at sa buhay ninyo ang ating Panginoong Hesukristo na ang berbo na nagkatawang tao. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag po natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Lumuhod muna po ang lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Tumayo na po ang lahat. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may katlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, sa banal na araw na ito, dumulog tayo sa Ama ng walang sawang lumilingap at tumutulong sa kanyang bayan. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, patuloy nawa kaming maging saksi ng pagkakatawang tao ng anak mong si Jesus upang maramdaman ng buong daigdig ang kanyang presensya. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng bansa, magkaisa nawa sila sa kanilang magagandang hangarin tungo sa pagkamit ng kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga hindi kumikilala kay Jesus, masumpungan nawa nila ang liwanag na hatid na maningning na bituin upang makilala nila ang anak mo, o Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga mag-anak, mamuhay nawa sila bilang mga Kristiyanong mayroong pagmamahal, kagalakan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga mahihirap, masumpungan nawa nila ang pag-asa at kagalakang hatid ng tagapagligtas. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin. Gawin mong panahon ng pasasalamat at pagbabahaginan ang pagdiriwang namin ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak at aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ito, ngayong dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak ay iyong kalugdan bilang ganap na pagsamba at lubusang pakikipagkasundo namin sa iyo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasahang anak ang pagkatao na naming alangan at hamak. Kaming kahit kamatayan, namin ay kanyang natikman upang kami ay makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman matapos ang apunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't
Inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, ang aming Santo Papa, si Jose na aming arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapa sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon nang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BVI Quezon Boulevard entrance at sa Cardinal Sin Building. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang opisyal na imahen ng poong Jesus Nazareno. Ang medium size ay nagkakahalaga ng 1,000 pesos at ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahali, pagkaloob mong ang sumilang ngayong tagapagligtas na nagdudulot sa amin ng muling pagsilang sa iyong angkan, ay siya rin awang magkaloob ng muling pagkabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumain niyo ang Panginoon. Yumuko kayo at hilingin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na humawi sa kadiliman noong nagkatawang tao ang anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag ng banal na araw na ito, pakundangan sa kanyang pagsilang, ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan ay siya nawang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan sa poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.